Maria. Today I will be sharing my pregnancy essentials, what I did and what I wish I did when I was pregnant. Hindi naman ako masyadong nahirapan sa pagbubuntis ko, except nung first trimester kasi suko ako ng suka nun. And now, I'm a mom of 5 months old baby girl and obviously napagdaanan ko na ang pagbubuntis. And marami akong naging regret sa pagbubuntis ko. Sana sa dahilan nun is because I'm a first time mom and unexpected yung pagbubuntis ko, kaya hindi pa ako ready. Pero thankful ako kasi nandyan yung mom ko to guide and help me. Anyway, the first thing that you need to do while you are pregnant and kahit hindi ka buntis is drink lots and lots of water. Importante yun sa health natin and marami itong benefits. Lalo na kapag buntis, importante ang water dahil maraming fluids ang kailangan. And also, more prone to UTI. Ako, unfortunately, nagkaroon ako ng UTI habang buntis ako. Even before, hindi pa ako buntis, hindi ako masyado umiinom ng water. Pero nung buntis ako, I really tried to drink water as much as I can. At madali talaga ako mauuhaw nun. Lagi ako nauuhaw nun. Kaya lagi ako nakakainom ng water. And thankfully, gumaling UTI ko agad nun. Kasabay na din yun nung nireseta sa akin na antibiotics. Second is, you need to take prenatal vitamins. Yung prescribe sa iyo ng OB mo or ng doctor or midwife, kasi kailangan talaga i-take 'yon para sa development ni baby at para na rin sa iyo. And you also need to go to regular checkups. Every month 'yon, kahit sa hospital, center, barangay or sa private clinic para ma-monitor yung pagbubuntis mo at saka mabigyan ka ng advices ng doctor mo. Ako, simula nung pandemic, mga 7 months na ako buntis noon, hindi ako nakapagpa-check up kasi ayoko lumabas para na rin sa safety namin. Lumalabas lang is yung baby ni sa palengke, which is yung mom ko. Pero, nagpa-check up naman ako nung malapit na yung kabuuanan ko para makaprepare na ako kung manganak na ba ako or hindi. May pandemic pa rin ngayon, so good thing mayroon ng online consultations ngayon. Kaya hindi na kailangan masyadong lumabas. Kailangan din gumamit ng mga safe products katulad ng mga gagamitin mo sa skincare mo and also sa mga kinakain mo. Pagbuntis kasi madaming bawal, lalo na sa mga products na ginagamit mo and even sa pagkain. Kasi may ibang ingredients na nakakasama sa baby at makaka-apekto sa development niya. Kaya dapat alamin mo kung ano yung mga bawal at hindi. Ang pinakamagandang gawin mo is eat fruits and vegetables. Maraming nutrients ang makukuha dito. You can either cook or blend it. Pwede kang gumawa ng smoothie. Ang ginagawa ko, nagbe-blender ako. Pinag-mimix ko yung ibang fruits and vegetables, ginagawa kong smoothie. And iniinom ko yon araw-araw. Habang lumalaki ang tiyan, nagiging itchy na ito. Lalo na kung magkakaroon na ng hair si baby sa loob. Sobrang kati talaga and minsan, hindi mapigilan na kamutin. Lumabas lahat ang stretch marks ko sa legs and onti sa tiyan nung third trimester ko na. Nagkaka-stretch marks naman talaga kapag buntis kasi lumalaki ibang parts ng body natin, lalo na yung tiyan. Pero may mga prevention naman ito and may pwede namang gawin para masus yung itchiness. Ang dapat ko palang ginawa noon is maglagay ng oil or lotion para maiwasan or masus yung pangangate. Hindi kasi ako naglalagay masyado noon eh, paminsan-minsan lang. And may nakapagsabi din pala sa akin na kapag makati ang tiyan, gumamit ng suklay para pangkamot. Kasi hindi daw yun nakakakost ng stretch marks. Ewan ko kung totoo yun kasi hindi ko naman na-try. And nalaman ko lang yun nung malapit na ako manganak. Kailangan din matulog ng maaga. We need a lot of sleep. Nakakasama din kasi ang pagpupuyat. And kapag nanganak ka naman kasi, hindi ka na halos makatulog dahil maya't maya ay magigising ang baby mo kapag didede siya. Nung buntis ako, hindi naman masyado lumaki yung tiyan ko unlike other moms. And iba-iba naman tayo ng experiences. And in my case, hindi ako gumamit ng belly band. Pero mas maganda pa rin na gumamit yon kahit yung simple lang ng belly band. And marami namang nabibili nun sa mga online shops. For me, mas magandang gumamit noon para may support yung weight ni baby. And makakagalaw ko ng maayos lalo na kapag malapit ka ng mga anak kasi mas bumibigat ang tiyan. Huwag lang gamitin yun ng the whole day kasi nakakasama din daw yun.
you should also wear comfortable clothes. May mga loose or big clothes or yung oversized na mga t-shirt and maternity clothes. Be sure na hindi maiipit yung tiyan mo. Ako, hindi ko masyado kinailangan bumili ng damit kasi hindi naman masyado lumaki yung tiyan ko noon. And kasya pa rin sa akin yung mga luma kong damit. Next is wear soft and fluffy slippers. Ito din ay hindi ko nagawa and I wish I did kasi ang sakit ng paa ko noon minsan. Kasi bumibigat na ako noon. And lumalaki na din ang paa kapag namamanas na at malapit ng mga anak. Importante din ang exercise. Simple lang like walking, yoga, and even cleaning is considered an exercise. Huwag lang yung mga heavy exercises kasi nakakasama yun sa pagbubuntis. Ako, nakulangan ako ng exercise noon kasi aaminin ko, medyo tamad ako noon. Gawaris naman ako sa bakuran namin at naglalakad-lakad ako pero nahirapan pa rin ako mga anak noon. As in, ang tagal lumabas ni baby. Mga 14 hours ata ako nag-labor noon. Tagal-tagal niya bumaba. Pinaglalakad ako and then pinag-squat ako noon para lumabas agad si baby para bumaba siya. Kaya kailangan talaga palagi mag-exercise. Lalo na kapag malapit na mga anak para hindi mahirapan. And lastly is the maternity pillow. Pwede rin naman yung mga regular pillow lang. Yun ang ginagamit ko noon. Kasi habang tumatagal at lumalaki na ang tiyan, masakit ng likod. Ilagay lang yung pillow in between your legs kapag nakasad ka sa bed para hindi masakit sa likod and comfortable ka matulog. So that's it! Kung may iba pa kayong tips, just let me know in the comments down below. And also, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka every time I upload a new video. Thanks for watching! Bye!